So, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? At papasok tayo mamaya sa punto per punto sa ating live sa YouTube channel natin. At ngayon, mag-interact tayo sa nangyari sa isang drag queen na nagsuot ng malakristo na damit. Na very religious daw yung ginagawa niya. Art daw yon. So, magbigay tayo ng komentaryo sa kapatid natin. Tingnan natin at nakita naman siguro ninyo yung kanyang video. Nag-viral po ito at maraming nag-react. So, ngayong gabi, bago tayo pumasok sa live natin, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat na nanonood ngayon, no? So, mabigay tayo ng komentaryo bago tayo pumasok sa live natin sa punto per punto at pasalamat po tayo at natanggap na natin yung boy. Okay. Tanggap na natin yung silver button sa ating YouTube channel. Okay, pakita ko sa inyo na sa ating kamay na. At maraming salamat sa inyong walang humpay na pag-suporta at pag-subscribe sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel. Continue to to subscribe dahil marami tayong matutunan. Okay, ito na. Hawak na natin ang ating silver button. So, presented to Reverend Father Darwin Lipchano, punto per punto for passing 100,000 subscribers sa YouTube channel natin. So, ang ganda. So, para po ito lahat sa ating Panginoong Heso Kristo. At kita-kita tayo sa Cebu, mga kapatid. Dahil may talk tayo sa July 17 sa Alegria, Cebu. At sa July 18, meron tayong Novena Mass sa Banyan St. James the Apostles at Banyan, Cebu. At sa syudad po ako, sa Mandawi, sa this coming July 19, 3 to 5 p.m. May talk tayo doon sa Buholirius Corporation sa Mandawi po yan, na pinupost ko na yung exact place, no? So kita tayo sa Cebu, mga kapatid. So tingnan muna natin yung ginagawa ni Pora Luca Viga. Viga ba ito, no? Viga pala, hindi pala ito Viga, no? So, tingnan natin yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Bago tayo magkomento, no? To explain his art. Dito. Tingnan muna natin. Drag performer Pura Luca Vega is facing criticism for his performance of the song, The Lord's Prayer, which many netizens found blasphemous and disrespectful. Last July 10, 2023, he posted on Twitter a video of him performing in an event in which he used the song. So, nakita ninyo yan. Tag-viral naman yan sa social media. So, bigyan natin ng reaksyon. Kahit ang ating Panginoong Heso Kristo, hindi nakalampas sa mga ganitong mga tao. At yan ang sinasabi na ni Kristo sa banal na kasulatan sa John chapter 15 verses 18. Sabi niya, "If the world hates you, and it does, know that it has hated me first before it hated you." Siya ang una na tinira sa mga taong makamundo, sa mga tao na hindi naniwala sa Diyos, may paniwala sa Diyos, mga
lukewarm naman. So, klarong-klaro, if the world hates you, and it does, know that it has hated me before it hated you. If you belongs to the world would love you as its own and would treat you with affection. So yung kita ninyo yung mga tao na sa paligid niya ay parang natutuwa pa sa ginawa niya. Itong gawain nito ay hindi to ordinaryo, mga kapatid. Alam nyo, it is not an art. It is a demonic. Just imagine, gawin mo na ang Panginoon ay parang ordinaryo na tao. It is mockery against Jesus, yung ginagawa nila. At ang tinutugtog pa, ama namin. Ama namin pa yung tugtog. At binago yung, very secular yung pagkanta sa ama namin. No? Ito, mga kapatid, ay, it is a blasphemy talaga. No? Anong sabi ni Kristo, if you belongs to the world, matutuwa ka sa ginagawa ni yung pangalan nito, no? Ni Pura Luca Viga, no? Si Pura Luca Viga, no? No, dinamay niya si Kristo sa kanyang sariling perspective, no? At hindi na naayon sa katuluan ng ating Panginoon. At sabi, ulitin natin, if the world hates you, and it does. So kung sasabihin mo ito na hindi talaga ito art, no? Hindi ito art, mga kapatid. It is a demonic. Demonic talaga itong ginagawa ng taong ito. Sino po ba yung mga gumagawa nito, kalimitan? Yung mga satanista. Tingnan nyo yung nangyari sa Brazil. Yan din ang ginawa nila kay Kristo. Itong taong ito, tingnan nyo. Dito, mga satanista sa Brazil. Pagpapay nila si Lucifer. Dito si Kristo. So, ang gumagawa sa mockery, mga kapatid, yung mga grupo ng mga satanista. At hindi natin maitago, nandito na sa Bohol yung mga satanista. Hindi nyo alam, nandito na sila, nag-recruit na sila sa mga estudyante sa syudad. Meron na mga members sa satanista. Hindi natin hindi na tayo pupunta sa ibang lugar. Kahit dito sa Bohol, nandito na sila. Bakit? Meron akong pasyente. Meron akong isa sa mga pasyente o membro talaga sa satanista dito sa Bohol. At meron na silang mga membro dito. Itong grupong ito na nakita natin, ito si Pura Luca Viga, no? Dahil itong mga gawain nito ay gawain nito sa mga satanista. Kaya napupunta sila sa office natin at i-exercise natin, no? Dahil totoo na may demonyo. At totoo din na meron silang mga ahente at makikita talaga sa kanilang ginagawa ngayon. No. So, ginawa nilang katuwaan ng ating Panginoong Hesukristo. No, parang si Kristo ay
nasa comedy bar na. Parang si Kristo ay, no, ginawa niya lang katuwaan ng ating Panginoon. It is mockery. Nakasulat naman ito sa banal na kasulatan. Sabi ni Kristo, if the world hates you, and it does, know that it has hated me first before it hated you. Ako ang unang pina, anong Tagalog ng hatred? So, siya ang subject sa kanilang galit. Puno ng galit yung mga demonyo kay Kristo at sa atin na sumusunod kay Kristo. If you belongs to the world would love you as its own and would treat you with affection. But you are not of the world. You no longer belong to it. But I have chosen you out of the world. And because of this, the world hates you. So, puno ng puot yung sanlibutan sa atin. Pero patuloy lang tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayong mag-bless at magdasal. At sabi din ni Apostol San Pablo, sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verses 3 to 4, sabi niya, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. So, nangyari na ngayon. So, ang daming mga tao na hindi na nakikinig sa wastong katuruan. Sa halip, ito, susundin nila ang kanilang hilig. So, public opinion na, hindi na sa katotohanan. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, kung ano lang gusto nilang marinig, yan lang ang kinilang pakinggan. Pero kung hindi sila makagusto at matamaan sa salita ni Kristo, hindi na sila makikinig sa katotohanan. So, ano nangyari sa kanila? Relative truth, no? Ang pinaniwalaan nila. Yung satanista, mga kapatid, alam nyo, ang una nilang ginagawa pala, dahil yung membro talaga ng satanista ay nag-surrender talaga dito sa office natin. Alam nyo, ang unang mission nila is to mock Jesus, to do blasphemy against God. At nakasulat naman ito. Sino ba itong, dahil may dalawa lang team dito sa mundo, team dragon at team babae. No? Ating babasahin ang banal na kasulatan. Team Maria at team dragon. And the dragon stood on the shore of the sea. So binabasa ko dito ang Revelation chapter 13 verses 1 to 18. The dragon stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads with 10 crowns on his horns. And on its head, a blasphemous name. So ito talaga yung label nila, blasphemous. Walang galang sa Diyos. Walang galang sa simbahan. Walang galang din sa tao. Walang galang sa Panginoon eh. So, saan huhugot pa sila, no, ng respeto? Blasphemous name. So, sino ba itong blasphemous? Dragon. No. Sino ba itong dragon na ito? The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his authority and his throne and great authority. So, itong dragon na ito nagbigay ng authority sa the beast na ito. One of the heads of the beast. So, meron mga hierarchy of demons pala. Seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed.
The whole world was astonished and followed the beast. Ang dami palang sumusunod sa demonyo o sa beast na ito. Men worship the dragon. Sino ba itong mga taong sumasamba sa dragon? Because he had given authority to the beast. And they also worship the beast and ask, who is like the beast? Who can make war against him? The beast was given a mouth to utter proud words. And ano pala? Ang nasa bibig sa dragon na ito, sa beast na ito, was given a mouth to utter proud words, puno ng pagpataas sa kanyang sarili. Ano pa? Blasphemies. And to exercise his authority for 42 months. So ito na. Ito na mga kampon ng kadiliman. Ay, dahan-dahan na sila na lumabas sa kanilang sarili. Nakatago lang yan eh. Pero ngayon, so ito talaga ang palatandaan na siguro malapit na ang katapusan. He opened his mouth to blaspheme God. So ito talaga yung karakter ng mga kampon ng demonyo. He opened his mouth to blaspheme God. So hindi na maka-escape ang Panginoon dito. Even God is subject for his blaspheme. And to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. So wala na siyang respeto sa Diyos, sa mga banal, na hanggang ngayon, no? He was given power to make war against the saints, no? So, sa mga banal. And to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language, and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast. All whose names has been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. He has an ear, let him hear. If anyone is to go into captivity, he will go. If anyone is to be killed with a sword, he will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of the saints. So, malinaw na malinaw na itong dragon na ito at ang kanyang mga kampon, isa sa mga karakter nila ay blasphemous. Isa sa karakter nila ay mag-a-utter ng mga proud words. You know? Kita natin hindi siya mag-ask ng kapatawaran. It is proud. It is pride. It is pride. At yung satanista talaga na lumapit sa atin, alam nyo, isa sa mga success nila na sa buhay, kung makapag-knockout sila ng consecrated host. Kaya nga, ngayon, dahil sa nag-contemplate tayo, nag-meditate tayo, so ngayon ay yung banal na katawan ni Kristo direkto na sa bibig. Dahil ang mga demonyo, mga kampon ng demonyo ay papasok sa simbahan, gagamitin nila yung kamay at nanakawin nila yung hostias. At anong gawin nila doon? Nagawa sila ng mga blasphemous activity and rituals. Sabi ng nag-surrender sa atin, ang ginagawa nila ay mag-rent sila, mag-upa sila ng bahay. At itong bahay na ito ay magsagawa sila ng satanic ritual. At pinaka-highlight ng satanic ritual nila, yung ustias ay ihian nila. Yung ustias ay lalawayan nila. Grabe. Yung ustias ay sasaksakin nila. At dahil doon, sabi ng galing doon, yan ang pinakamalaki kong kasalanan, Father. Alam nyo, yung binatilyong ito,
ay mawala sa kanyang sarili. Marami siyang mga kabalastugang ginawa, mga krimen. Just imagine, halos every week ay makatulog siya sa bilangguan. At yung nanay niya ay grabe yung ano, grabe yung problema. Just imagine kung mabilanggo ka isang beses, di ba? Parang mawalan ka na ng pag-asa. Siya halos every week, mga kapatid, mawala ng pag-asa. Parang nawala ng pag-asa yung nanay. Nung dineliverance natin siya, doon, nag-react. At umamin siya na meron siyang satanic name. At nagsagawa pa sila ng blood compact with Satan. Meron silang desecration mass, black mass. At doon sa misa nila, magnakaw sila ng katawan ni Kristo. At gagawin nila ang lahat para madurog yung katawan ng ating Panginoon. Para to mock Jesus. Para mapahiya ang ating Panginoong Heso Kristo. Yan ay gawain ng mga satanista. Yan ay gawain ng mga totoong membro ng mga satanista. At alam nyo, tuwang-tuwa sila, no, sa ginawa nila. Proud na proud sila ang ginagawa nila. Tinatawag nila na art yan. It is a satanic ritual, mga kapatid. Mockery against Jesus, mockery against God. Yan ang ginagawa nila. Ngayon, pero patuloy lang tayo, mga kapatid. Dagdagan natin yung sakripisyo natin. Dagdagan natin yung dasal natin. Dahil hindi naman tao yung kalaban natin. Pabasahin natin. Hindi naman si, ano, si drag queen Pura Luca Vega, no, ang kalaban natin. Ang kalaban natin, sino? Kaya nga, magdasal tayo. Babasahin muna natin ang Efeso chapter 6, verse 12. Ito ang nakasulat, mga kapatid. For our struggle is not against human, but against the rulers, against the authorities, against the powers of darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, ang totoong kaaway natin ay hindi tao, mga kapatid. Itong mga satanista, mga tao ito, ang totoong kaaway natin, yung mga demonyo. Magagalit ba tayo sa mga taong ito? Hindi. Anong gawin natin? Patuloy tayo magdasal. Patuloy tayo magsakripisyo para sa ating mga mahal na kapatid, to receive enlightenment, to receive guidance, to receive inspiration from Jesus. Dahil they are blinded by the evil spirits. At alam nyo ang nangyari sa binatilyong ito, ang laking milagro, mga kapatid. During exorcism namin, during deliverance namin, nag-react. Yung mga demonyo ay takot pala. So, ito ang challenge sa mga kaparian. Na dapat maging active na tayo kahit hindi kayo exorcist. Dapat ma-practice natin ang deliverance sa paligid natin. Then, ito lang na deliverance prayer ang right dose ng demonyo. Ano ba rong right dose sa, ano, sa ubo, tusiran? Ang right dose sa lagnat ay biogesic. Ang right dose naman, ang kinatutukutan naman ng mga demonyo is the prayer of the church, the deliverance prayer. Lahat ng pari maka-deliverance prayer. Pati yung mga ligo, pwede sila mag-deliverance prayer sa kanilang bahay, sa kanilang family circles. Ang makapangyarihan tayo. Saan ba natin natanggap ang kapangyarihang yan? Hindi galing sa lulo natin na mamatay siya. Hindi siya mamatay kung hindi mapasa. Saan galing yung kapangyarihan natin? Una,
you receive the sacrament of baptism. Amen. Pangalawa, you receive the sacrament of confirmation. Pangatlo, you receive the sacrament of confession. Pang-apat, you receive the sacrament of the body of Christ, the Eucharist. Pang-lima, you receive the sacrament of matrimony. Kasal ka sa pari. What a power! Makapangyarihan tayo. Anong sabi ni Kristo? Saan ang kapangyarihan natin? Galing sa sakramento. Galing kay Kristo. Gamitin natin yan para yung mga membro natin na wala na sa kanilang matinong kaisipan, ma-deliverance natin using the prayer of the church. Ang kapatid, itong Catholic Handbook of the Deliverance Prayer ay nasa St. Paul's po ito. Bawat family, sana may kahit isa nito. Babasahin ko sa inyo, ha? Anong sabi ni Father Sikia dito sa page para sino ba ang makagamit itong deliverance prayer? Pwede ba mga laigo? Pwede ba hindi pare? Pwede ba hindi exorcist? Pwede! Makinig kayo. Page 22, last paragraph of this handbook, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Ito nakasulat, mga kapatid. These deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. So, in-empower tayong Father Sikia dito. Lahat ng mga pare, pwede. Lahat ng mga madre, lalo-lalo rin yung mga superior, pwede. Pangalawa, secondly, for lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Pwede yung mga lay communities. Sino ba yung mga lay communities? Mga lay ministers, mga charismatic community, mga bukas loob ng Diyos, mga religious organization sa loob ng simbahan whose apostolate is healing and exorcism. Lay communities. Pwede mga laigo. Nandito yan sa aklat ni Father Sikia. Pangatlo, hindi naman ako membro sa lay communities, Father. Ordinaryo lang ako membro sa Katoliko. Pangatlo, bakinig kayo. Lastly, for the individual lay Catholic, for this last group, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. So, pwede pala ang individual lay Catholic. Mga kapatid, pwedeng-pwede. Nandyan yan. Kaya nga, itong aklat na ito ay naka-display sa mga St. Paul's na mga religious books, religious store. Magamit natin ito. At patuloy kayong makinig sa ating programa dito sa YouTube channel natin dahil madagdagan na talaga yung kaalaman natin. Alam nyo, anong nangyari sa satanistang ito? Sumuko na ang kanyang ina dahil parang wala na sa matinong isip. Kung may gulo present, yung kapitan nila ay surrender na. Pati na yung mga pulis, surrender na. At nung lumapit sila, siya, sa office natin, alam nyo, nag-react at lumutang pa during deliverance. Totoo na may demonyo, mga kapatid. Totoo na may dragon. Totoo. At itong dragon na ito ay ating totoong kalaban. So, anong gawin natin? Let us augment our knowledge to protect our family. Wala, alam nyo, matapos na ma-series natin sa deliverance and exorcism, ang binatilyong ito, grabe yung transformation sa batang ito. No? So, mula nung una na deliverance natin, hanggang ngayon, hindi na siya nabilanggo kahit isang beses, mga kapatid. Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo
at ang kanyang simbahan at kanyang paraan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. At ang saya ng nanay niya dahil yung anak niya ay grabe yung transformation. At kasama na siya sa ating mga evangelizers doon sa loon. No? So, grabe yung transformation niya. At kanina pala ay may lumapit sa atin na isang Iglesia ni Cristo. Galing pa siya sa Laguna, sa Manila. Lagi pa lang nanonood sa atin. Dito sa YouTube channel natin at dito din sa ating Facebook Live. Alam nyo, sabi niya sa akin, Father, ako po ay 10 years, almost 10 years, iniwanan ko na ang Iglesia Katolika. At dahil sa panunood ko araw-araw, Father, sa inyong programa, ay kusang loob akong pumupunta sa inyo para personal kitang makausap. Ako po ay babalik na sa inang simbahan. Dahil convinced na po ako sa katotohanan. Grabe. So patuloy po tayo sa pagsiwalat sa katotohanan, mga kapatid. At huwag kayong magalit sa mga taong katulad ni drag queen Pura Luca Viga. Dahil biktima lang po yan sa mga demonyo. Hindi tao yung kalaban natin, mga kapatid, kundi yung mga kampon ng mga masamang espiritu. Ngayong gabi ay meron akong ine-exercise, solemn exorcism, isang binatilyo, mga kapatid. Yung lolo niya ay albularyo pala. Very active na albularyo. At nung ine-exercise natin, galit na galit yung demonyo sa pangalan ni Kristo. Galit na galit yung demonyo sa pangalan ni Mama Mary. Galit na galit yung demonyo sa pangalan ng ating sa mga banal, no? Grabe. Sabi ng demonyo sa akin kanina, Darwin, alam mo, amin na yung katawan ng batang ito. Matagal na kaming nananahan sa kanyang galit. Sa kanyang puot. So, nagtatago pala yung mga demonyo sa grabe na galit. Dahil sa grabe niya na galit, ay naangkin na namin yung damdamin niya. Yung puso niya ay amin na amin na. Yan ang sinabi ng demonyo. Dahil broken family siya. Yung tatay niya ay iniwanan siya. Yung nanay niya ay hindi naman siya binigyan ng pagmamahal. Yung galit na galit siya. At ini-expose ng demonyo bakit na natili pa sila sa kanyang katawan. Una, sa hatred. Pangalawa, sa occultism. Ano ba yung occultism? Yung mga, yung lulo niya ay may anting-anting, may orasyon. Hindi galing yan sa Diyos. So sa mga nanood ngayon, no, sana mga kapatid, mapagdaliman pa natin para hindi tayo ma-deceive ng demonyo. Dahil ang demonyo is master of deception, mga kapatid. Paano ba tayo hindi ma-deceive ng demonyo? Sa pamagitan lang ng pag-aaral natin, laliman natin yung kaalaman natin sa ating simbahan upang upang hindi tayo ma-deceive ng demonyo. Satan is real, mga kapatid. Napasok siya sa Holy Exercise Water, napasok siya at sabi niya, magtigil na kayo magdasal ng Rosario, Darwin. Dahil powerful yung dasal ni Mama Mary, kasama niyo na si Mama si Mary sa inyong tabi. Bakit ba lagi yung pakialam merong babaeng iyan, no, during exorcism? Huwag kayong malala dahil from time to time mag-post tayo ng mga 1 minute na video para mamulat kayo sa katotohanan patungkol sa presensya ng ating kalaban, tunay na kalaban.
At sana mga kapatid na sa gabing ito, no, meron kayong natutunan kahit kaunti lang. No? Okay? Mm-hmm. So, magbabasa muna tayo ng ilang komento. I'm sorry for having offended you, Benji Ruiz. Si Evelyn Paras. Yes, Father Darwin. Nag-household kami sa bahay ng sister ko noong nag-deliverance po kami. We experienced Satan distract us, but praise God, we win the battle. Praise the Lord. Si Alden Chavez, nanood natin. Constancio Samura Jr., nanood din. Janeth Lobrigas, dahang salamat, Father. Maria Lorna Gablinas, good evening, Father. Richie, Brother Richie Simbulas, no? Si Lorin Galiesia, Evelyn Ramirez, og si Marinette Torillo Gamos, at si Ana Lisa Quizon, tinuod, Father, makadraining mga demonyo. No? Si Josephine Bautista. So, papasok tayo ngayon sa live, sa punto por punto, dahil itanong mo kay Father Darwin Lidiano. So, July 14, so nagsimula na sila. So, maraming salamat sa inyong panonood at Fight Team Maria, Tatak Safety with a Humble Heart.